mga kabagis, magandang hapon. Welcome back to my channel. So, actually matagal-tagal pa mga kabagis dumating yung sulat ni Mangusin. Baka bukas pa siguro yun. So, ngayon, bigyan ko muna ng reaction itong si Madam Riza Contiveros. No? Isa ito sa mga kritiko ni Duterte, sa administrasyon Duterte. Ako naman, fair akong tao. So, pakinggan natin yung kanyang mga sinasabi. Kung ano ba talaga yung hugot niya sa administrasyong Duterte. So ito yung mga sinasabi niya. Hindi ko ito maintindihan. Kasi una, mapasa na naman ang ABS-CBN. Pangalawa, naipasa na naman ang mapanganib na anti-terror law. At pangatlo, napakulong naman natin ang mga ordinaryong Pilipino. Diba? Parang ganito kasi ang lohika ng gobyerno sa pagtugon sa kinakaharap ng global pandemic. Pinasara ang media habang pinayagang magbukas ang mga pogo. Imbes na mga malawakang health intervention, militarismo at dahas. Imbes na mass testing, mass arrests. Imbes na paglilinaw, pananakot. Imbes na malasakit, pasakit. Tama na. Huwag nating hayaang gamitin ng mga naghahari-harian ang pandemic na ito para mag-consolidate ng kapangyarihan para sa kanilang sariling interes. Hindi tayo papayag na habang milyon-milyon ang nawala ng trabaho, may mga ilan na pinagkakakitaan ang krisis na ito. Mga kasama, wala nang dati. Walang magiging dati kagaya nung bago nagkapandemya. Hindi tayo babalik doon. Walang babalik sa dati. Dating corrupt, dating mga elite, dating trapo politics. Tayo, kayo, ang new normal. Sama-sama tayong magpanday ng panibagong bukas na may panibagong sistema na ang bawat isa ay may espasyo at ang bawat isa ay mamumuhay ng maayos. Ngayong araw ng SONA, ito'y hindi hiling. Ito ay so, yun, Madam Contiveros, ang dami mong mga satsat. I-stop muna kita dyan. Ang dami mong satsat. Ang tanong ko sa'yo, before ka ngak-ngak na ngak-ngak dyan, na, ano, simpleng bagay lang dapat na i-prove mo sa amin na mga simpleng mamayang Pilipino, yung case ng PhilHealth. Diba, ikaw yung nakatoka. Ikaw yung naka-assign dyan sa departamento na yan or sa case ng hinaharap ngayon ng PhilHealth. Eh bakit wala? Bakit walang progress? Instead na mag ngak-ngak ka ng ngak-ngak dyan, critic ka ng critic sa ating administrasyon, gawin mo na lang yung dapat mong gawin. Ha? Nakakairita eh. Nakakairitang pakinggan. Ha? May mga banat kang kay Duterte, sa administrasyong Duterte. Hindi maganda yan. Ha? Kung tatapusin mo yung mga sinasabi mo, parang sinabi mo na rin walang kwenta ang ating Pangulo. Ha? Sa pandemic, Madam Riza Contiveros, hindi lahat ng government ay ganong or bansa ay ganong klase yung pagbigay ng suporta at tulong ng mga mamamayan nila kagaya ng ginawa ng administrasyong Duterte. Mag-isip-isip ka, no? Para ka rin isang virus eh. No? Ikaw yung parang kumbaga ikaw yung virus sa ating pamahalaan. Na wala kang ginagawa. Lahat na lang ng pwede mong madapuan, pwede mong sirain, isisirain mo. Ha? So, mag-ayos-ayos ka. Nung instead na mag-critic ka ng critic dyan, gawin mo yung dapat mong gawin. Trabahuin mo yung dapat mong trabaho. Nakakahiya ka. No? Nakakahiya ka talaga. Ang dami mo nang ginagawang hindi mabuti. Ngayon ako nagkaroon ng chance na i-react yung mga sinasabi mo. Kaya huwag kang ganyan.
free sa antivirus. No? Inilukluk ka ng sambay ng Pilipino dyan sa position mo kasi ang pagkakaalam nila is matinong tao ka. Simpleng bagay nga lang yung hinaharap mo, simpleng bagay nga lang dapat mong ayusin, hindi mo nagawa-gawa. Ngayon, kritik ka ng kritik sa ating Pangulo. Do you think na kung kayo ang nakaupo ngayon sa sitwasyon ng pandemic, maging mahusay, maging maganda ang kalalabasan? Na simpleng problema sa maliit na sinasakupan mo, hindi mo maayos-ayos, ang PhilHealth na yan. Ha? Isa ka rin tanga, isa ka rin tungaw na tao eh. Kung wala kang magawa, tumahimik ka na lang. Kung wala kang magandang sabihin sa pamahalaan, sa Administrasyon Duterte, tumahimik ka. Huwag yung satsat ka ng satsat dyan. At tingnan mo, nakakatawa yan. O, tingnan mo yung mga supporters mo dyan sa FB. Mga trolls karamihan. Ha? Proud na proud ka dyan. Nagigigilin ako sa babaeng ito eh. Wala itong kaibahan sa mga banat ni Trillanes ng babaeng to eh. Lahat na lang mali, lahat na lang puna. Hindi perpekto ang ating presidente. At kung hindi si Duterte yung namamahala with this pandemic, ewan ko na lang. Talagang ewan ko na lang kung ano nangyari na sa Pilipinas. Baka nag-number one tayo sa buong mundo. Tapos sabihin mo, imbis na ganito, militar, imbis na ganito, pang tanga. Do you think kung hindi yung ginagawa ni Duterte, yung mga initiative na yan, do you think na maganda pa rin ang Pilipinas? Madam Risa Hontiveros? Yung argument ko dito is simple lang. Before ka magpuna sa presidente, sa mga ginagawa ng ating presidente, tingnan mo muna yung mga assignment mo or mga bagay-bagay na naka-assign sa iyo. Kung nagawan mo ba ng solusyon, kung nagawan mo ba ng paraan. Yun lang yung punto ko dito. Kung wala kang nagawang tama, tumahimik ka. Ha? Lagyan mo ng buhangin yung bunganga mo para hindi niyan mag sakang tanga. Wala kang nagawa tama, tapos puna ka ng puna. Anong gusto mong gawin namin? Masaya? Matuwa sa ginagawa mo? Para kang virus, Risa Hontiveros, masahol ka pa sa COVID-19 kung tutuusin. Nagigigil ako eh. Kaya ginawan ko ng reaction itong mga kabagis kasi hindi ko matiis na Yes, hindi perpekto yung ating presidente. Pero ginagawa ng paraan ng Administrasyon Duterte ang mga kailangang i-address, mga kailangang solusyonan ng mga problema na kinakaharap natin ngayon. And do you think na kung kayo ang nakaupo, magawa ninyo? Yun, tanungin, sagutin nyo yan. Ha? Yung mga batikos ng batikos sa Administrasyon Duterte, Administrasyon Duterte, kung kayo ang nakaupo, maresolusyonan ninyo, masolusyonan ninyo yung problema, masolve ninyo. Instead na magbatikos kayo ng batikos, tulungan ninyo, ha, Risa Hontiveros, tulungan mo. Tulungan mo. Huwag yung batikusin mo. Kaya nga niluklok ka dyan eh. Nilagay ka sa posisyon mo ngayon. Kasi we thought na susuporta ka at tutulong ka kung ano yung mga problema na kinakaharap sa Pilipinas. Huwag yung batikos ka ng batikos. And don't expect na i-appreciate ka namin sa ginagawa mo niyan. Ha? Ayos-ayos ka rin sa Hontiveros ka.